mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, si Jesus ay agad pinapunta ng Espiritu sa ilang. Nanatili siya roon ng 40 araw na tinutukso ni Satanas. May ilap na hayop ang naroon, ngunit si Jesus ay pinaglilingkuran ng mga anghel. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balitang mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan niyo at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Pahiwatig ng tagumpay sa desierto. Ayon sa Ebanghelyo, itinulak si Jesus ng Espiritu Santo sa desierto pagkatapos siyang mabinyagan sa ilog Jordan. Sadyang mabilis ang mga pangyayari. Pagkatapos na pagkatapos mabinyagan si Jesus, nagsimula siyang makipagbunod sa mga puwersa ng kadiliman sa desierto. Sa lumang tipan, magugunita na itinapon ang bayang Israel sa disyerto pagkatapos ang pagkaalipin nila sa Ehipto. Sa kamay ng Faraon, dumanas sila ng matinding hirap at pasakit. Dito sa disyerto, dumanas ng iba't ibang tukso ang bayang Israel. Sa simula ng kanilang pananatili sa disyerto, nasiyan sila dahil sa kalayaang natamo. Nang lumaon, kinalimutan nila ang kagandahang loob ng Diyos na naghatid sa kanila tungo sa paglaya. Maging ang kasangkapan ng Diyos na si Moises ay kanilang kinamuhian. Nang makaramdam sila ng pagkauhaw at gutom sa disyerto, nilingon nila ang Ehipto. Nangarap sila at binalikan sa isip ang mga pagkaing pinagsaluhan nila noong sila'y mga alipin ng Faraon. Hindi nila pinahalagaan ang tinapay o mana at ang mga pugo na kusang loob na ibinigay sa kanila ni Yahweh. Sa dakong huli, naging malinaw na ang mga hirap at pagtitiis na dinanas nila na pawang mga pagsubok lamang mula sa Diyos. Kailanmay, hindi sila tinalikuran. Bagkus, binigyan pa rin sila ng tubig na maiinom at pagkaing mapagsasaluhan. Habang si Jesus ay naroon sa disyerto, dumaan din siya sa pagsubok. Napalibutan siya ng mga mababangis na mga hayop. Tinukso siya ni Satanas sa loob ng 40 araw, ngunit pagkatapos ng panahong iyon, tumanggap siya ng tulong mula sa kanyang ama. Nagpadala si Yahweh ng mga anghel na umalalay at lumingap sa kanya sa panahon ng matinding gutom at uhaw. Nang magsimulang mangaral si Jesus sa Galilea, buong-buo ang kanyang loob. Puspos siya ng Espiritu ng kanyang ama pagkatapos niyang magtagumpay sa panunukso ni Satanas sa loob ng 40 araw. Nasaksihan ng mga tao ang tungkol sa paghahari ng Diyos na ipinangaral ni Jesus. Sinabi niyang malapit na itong dumating, at sa kanyang mga himala at mga pagpapagaling sa mga may sakit, ipinakita niya sa mga tao ang katangian ng paghaharing ito. Nagbibigay ito ng buhay, hinihilom ang ating mga sugat, ibinabalik ang magaganda nating samahan, at pinagbabalik loob ang mga nagkahiwalay. Pinakilala niya ang Diyos higit sa lahat bilang ama na pinagpakasundo ang mga nag-aalitan niyang mga anak. Pag-ibig, kapayapaan, pagmamalasakit at pagpapatawaran ang ilan lamang sa mga tanda ng paghahari ng Diyos sa katauhan ni Jesus.